Hi guys! Kamusta po tayong lahat? Ako po dati ay may isang video patungkol kay Pastor Kibuloy dahil alam natin na madalas niyang sabihin na siya si Jesus Christ. So mag-ingat-ingat tayo ah. Siya daw ang owner of the earth. May-ari ng mundo. At alam natin yan, narinig na nating lahat itong mga ganitong claim dahil marami ring nagpapatunay katulad ni John Magno. Anyway, dun sa una kong video, kwento ko kung bakit madalas sabihin ni Pastor Kibuloy na siya si Jesus Christ. Meron kasing isang sitwasyon na ganito. May dalawang mentally challenged sa isang mental facility at yun po ay in-interview ng isang psychologist. Alam niyo naman sa interview, tatanungin muna ang pangalan. So, mentally challenged number 1 and number 2. Ang tanong sa mentally challenged number 1, ano pong pangalan natin? Sabi nung number 1, ako po si Jesus Christ. Lalaba. Okay, so sinong nagbigay ng pangalan mo sa'yo? Si God po ang nagbigay ng pangalan. So, wala nang nangyari sa number 2. Hindi na natanong ang pangalan ng number 2. Bakit? Si mentally challenged number 2 ay sinuntok at inupaka na si mentally challenged number 1. Ang sabi ni number 2 ay, sinungaling ka. Hindi Jesus Christ ang binigay ko sa iyong pangalan. So, ayun. Siya pala si God. So, you see kung gaano kalawak ng imagination ng mga ganitong tao. Okay, you get the point. Now, isa sa mga nagpapatunay ko no na talagang si Pastor Kibuloy ang may-ari ng mundo ay si John Magno. Dito sa video na to, pakinggan natin muna. Talagang nakakatuwa. Anyway, eto po yun. Medyo short lang naman. Story time. So, kakatapos ko lang po ng pagpanood ng sermon ni Pastor Kibuloy. Yes, Pastor Apolinario Kibuloy is a pastor here in the Philippines. Ha, hindi po nakakilala sa kanya. Baka po kayo ay nakatira sa ilalim ng sa ilalim po ata kayo nakatira ng bato kung hindi niyo po kilala si Pastor Kibuloy. Kung kayo po ay nakatira sa ilalim daw ng bato, ay talagang hindi niyo kilala si Pastor Kibuloy. Kilalanin niyo po kasi. Anyway, ang totoo naman kasi talagang kilala nating lahat si Pastor Kibuloy, di ba? Grabe, galing. Kilalang kilala talaga. Now, ang tanong kasi, karamihan ba sa atin ay kilala siya sa good side or sa bad side? Yun yung tanong. Dahil kung sa good side siya kilala ng karamihan, yun po ay nakakalungkot. Okay. Sana hindi ganun ang sitwasyon. Mag-comment tayo for what? For public expression of disapproval siguro, maganda to. Anyway, so yun, tayo pa yung pinaratangan na nakatira sa ilalim ng bato kung hindi kilala. Parang kasalanan natin pag hindi kilala. Parang kasalanan natin pag hindi in-acknowledge na siya ang owner of the earth. Ganun ang gusto ipahayag ni John Magno. At totoo yun, birds of the same feathers flock together. Isa pa, syempre si Katon Ying, dahil hindi talaga ito pahuhuli sa mga ganitong pagtatanggol sa mga kakampi nila. Hindi kakamping ka. Anyway, ito yung maganda dahil kung maaalala natin, wala talagang nasasangkot na mga personalities na mga kaalyado ni VP Lenny kahit sa ang untowardness, kahit sa ang crimes, kahit sa ang mga paratang na hindi maganda. So yun yung talagang taas noo tayo na malinis si VP Lenny at higit sa lahat yung kanyang mga kakampi, kanyang mga kasama sa gobyerno or sa kanyang grupo. Alright. Now, dito kay Katon Ying, si madalas neto kasing sabihin, Sus Mariano ka Indo, diba? Sus Mariano ka Indo. Anyway, so alam na natin kung anong ginawa niya, pinagtanggol at sabi nga niya ay nakahanda naman daw na harapin si Pastor Kibuloy or ni Pastor Kibuloy
yung kaso na sex trafficking. Napakaseryosong kaso na ito. It's a crime. Alright. Mapupunta daw sa impyerno pag hindi nakipagtalik kay Pastor Kibuloy. Yun yung allegations. Yun yung sinasabi ng mga biktima niya. Oo nga, no? Ay, sino yung mapupunta sa lang? Anong mangyayari dun sa nangre-rape? Or, you know, saan mapupunta si Pastor Kibuloy? Sabi ni Kato Nying, kasuklam-suklam daw yung ganitong paratang allegations kung eto daw ay kwento lang. Gano'ng kalakas naman ang loob ng mga biktima na magkikwento-kwento lang nang wala namang basihan ay imposible po ito, Kato Nying. Okay, wag po nating i-twist yung minds ng ating mga followers na naman. Dahil, una, napaka-influensya ng taong to, si Kibuloy. Malakas kay Duterte, alam naman natin, tropa pep sila, diba? At para sa akin, hindi basta-basta talagang mag-aakusa yung mga babaeng yon o yung mga biktima. Hindi talaga basta-basta kung wala sila sa katotohanan. Dahil yung lakas ng loob na itong mga biktima ay hindi basically nang gagaling dun sa mga susuporta. Pero ang pinakamalakas or pinakanagbibigay ng lakas sa kanila, alam natin yan, ay ang katotohanan. Kahit saang aspeto ng buhay, basta nasa katotohanan ka, nasa tama ka, wala kang katatakutan. Magiging innate feeling mo yon na magiging palaban ka at wala kang katatakutan. Alright, akalain mo, kakalabanin mo yung owner of the earth at si Jesus Christ? Kung eto, ikwento lang, Kato Nying, huwag naman ganun, kwento lang. Anong kwento? May probable cause nga eh. Kaya nasa court na yung kaso na to eh. Alright. Anyway, Kato Nying and Jam, wala na tayong pinagbago, no? Lahat na lang, kahit alam nating mali yung tao, talagang gagawa at gagawa pa rin tayo ng paraan para mangakit ng mga suporta kung kanino man or sino man yung ating pinapanigan. Ulitin ko, ako po'y taas noo tayong mga kakamping dahil si VP Lenny ay talagang walang mga alipores na ganito ang kinasasangkutan. Maraming kaso at kung ano-ano pa. Napakalinis talaga ni VP Lenny. Kaya eto'y naikikwento ko dahil sana naman magising ang karamihang followers na itong si Jam at si Kato Nying na yung mga pinagsasabi na itong dalawang to ay puro lang wala sa tamang pag-iisip minsan eh. Anyway, thank you. Ako'y naglalaba actually.